Kidlat News Updates. Ako po si Cesar Soriano, kasama ang buong puwersa ng Kidlat News Channel para ihatid ang mga nangungunang balita sa buong kapuluan ngayon. Ihihirit ng gobyerno ng Pilipinas na bawiin ang desisyon ng International Criminal Court o ICC ang plano nitong imbestigasyon sa anti-drug war ng dating administrasyong Duterte. Sa apelan ng Office of the Solicitor General o SOLGEN na isinampa noong March 13, iginiit nito na walang jurisdiction ng naturang korte sa bansa kasunod ng pagkala sa tribunal mula pa noong 2019. Dagdag pa ng OSG na kailangang sundin ng ICC ang Article 12 kung saan nakasaad na kailangan na may pagtanggap mula sa gobyerno ng isang bansa ang mga investigador bago payagan ang investigasyon. Nangangailangan din ito ng referral mula sa United Nations Security Council. Tiniyak ng Bangko Sentral ng Pilipinas na walang epekto sa private at government banks ang naranasang banking crisis sa Amerika. Sinabi ni BSP Governor Felipe Medalla na walang deposito ang Pilipinas sa Silicon Valley Bank at ang foreign currency deposit assets ng Pilipinas ay nakalagak sa mga bansang mayroong high credit ratings. Noong isang linggo, nag-collapse ang Silicon Valley Bank na itinuturing na second largest bank failure sa Estados Unidos. Pinawi rin ng Bankers Association of the Philippines ang pangamba ng publiko na makakaapekto sa local banking industry ang pagsasara ng Silicon Valley Bank. Sumuko sa militar ang isang miyembro ng Abu Sayyaf Group sa Sumisip, Basilan. Hindi kinilala ni Joint Task Force Basilan Commander Brigadier General Domingo Goboay ang sumukong miyembro ng ASG pero inamin nito na dati siyang tauhan ng napatay na si Radzmil Janatul. Isinuko rin nito ang kanyang baril na isang caliber 30 M1 Garand at mga bala. Naihatid na sa kani-kanilang pamilya ang mga 16 na sakay ng bumagsak na Cessna plane sa Isabela. Ayon sa Civil Aviation Authority of the Philippines o CAAP, ang bangkay ng 6 ay inihatid ng Philippine Air Force sa Kawayan kung saan kinuha ng kani-kanilang mga kaanak. Ang Cessna C206 plane ay umalis sa Kawayan Airport noong January 24 pero hindi ito nakarating sa patutunguhan sa Makonakon. Makaraan ng higit isang buwan ay natagpuan ang bumagsak na eroplano sa bayan ng Divilacan bagamat inabot ng 3 araw bago ito maibaba mula sa bundok ng Sierra Madre. Para sa Kidlat News Updates, ako si Rosalyn Sinchongko, nag-uulat. At inyo pong natungayan ang mga headlines sa nakalipas na mga oras. Manatiling nakatutok para sa mga susunod na updates at breaking news. Ako po si Cesar Soriano, kasama nyo sa bawat pagputok ng balita.